my friend, may plano ka ba magtayo ng iyong sari-sari store one day? O gusto mo bang lumago ang iyong sari-sari store right now na inoperate mo at sana naman maging supermarket in the future kung ikaw ay nangangarap na pumasok sa ganitong business at umasenso? Tune in, don't tune out! Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, also known as Mr. Chink Positive. Maraming salamat sa pagtangkilik sa channel po natin. Ito po yung channel ng mga imponaryo at ng mga payaman. That's the reason why, friend, kung hindi ka pa nakasubscribe, don't forget to subscribe. Don't forget to click the bell button. Sama na natin pati yung all. Pag may mga bagong video ay manonotify po kayo kaagad. Okay, usapang sari-sari store. Ang sari-sari store ay isang pinakasimple na model na laganap sa buong bansa. Madaling patakbuhin. Sa bahay lang, pwede na. Kahit na walang pwesto, pwede na mag-umpisa. Pero paano ba talaga tayo mapapansin sa ika nga sa dami na ng kompetisyon, sa dami na ng mga convenience stores around us? Okay guys, kaya huwag na natin patagalin kung gusto nyo talaga maging successful kasi this is one of the most requested, no? Parang topic sa akin, kaya i-reveal ko na po sa inyo, lalo na yung mga walang ka-idea kung paano kayo mag-start. Number one is find a great location. Alam mo, at the end of the day, it's still location, location, location. Alam mo, mas maganda kung yung sari-sari store mo, daanan talaga ng tao malapit sa ospital, malapit sa mga jeepney, mga terminal. Nako, maraming tatambay po dyan. Marami ka talaga mabebentahan. Kasi yun yung pinaka-best talaga. However, common na karamihan po ng mga tao nag-set up po ng sari-sari store sa kanilang bahay. So, walang masyadong accessibility, hindi masyadong available. Ginigiba lang yung bintana, tapos linalagyan na ng puwang, di ba? Ang kagandahan kasi kung kayo po ay nag-start, no? Nag-start na kahit na hindi masyadong maganda ang pwesto, kasi una, hindi kayo magbabayad ng rent, di ba? That's good. Kahit na walang benta, walang lugi. And number two, kung kayo nagbebenta ng mga pagkain, hindi nyo na kailangan pa bumili ng mga extra kasi meron naman kayong lutuan sa bahay. And then number three, syempre, pag nag-ooperate ka ng sari-sari store sa bahay, ang pinaka-best pa rin po niyan, kasama mo yung mga anak mo na alagaan mo rin yung mga anak mo. Diba? So kung ganun po kayo mag-ooperate, ang mga improvements nyo more or less na sa 10,000 to 20,000 yan. Diba? More or less. Diba? Para to start your own sari-sari store sa bahay. Pero, I hope darating po yung time na makakapag-ipon kayo ng pera kung talagang malakas na po yung sari-sari store nyo. And sooner or later, probably you can find a better place, natangang better location para mas maganda po yung benta. That's number one. Find a good location. Number two, how about with a study or a business plan? Oo. When you say, before you set up a sari-sari store, kailangan po gumawa tayo ng survey. Like for example, ano pag-aaralan po natin? Ito po, pakilista lang po ha. Number one, ilan na ba yung sari-sari store around your area na 5-kilometer radius? Please lang, kung marami na kayo, huwag na kayong magtayo. Tabi-tabi na kayo. Diba? And then number two, like for example, kung gusto mo talaga magtayo, survey mo ano yung pinakamabenta. Punta ka sa tindahan. Ano yung pinakamabenta nyong pagkain dito at saka kopyahin mo tapos magtayo ka, bukas galit na sa'yo. Then number three, presyo. Check mo yung magkano yung presyo, ano yung mga goods na binibenta nila, tapos anong operating hours nila, tapos kung gusto mo pa, magbilang ka ng foot traffic, bilangin mo kung ilan nang pumupunta, di ba, sa lugar na yun. So, the more information, the better for you, para for you to check kung talagang feasible ba o hindi. Number three, pag makuha mo na yung information, ladies and gentlemen, kailangan i-differentiate mo na yung store mo. Oo, kailangan maiba. Hindi lang pwedeng sari-sari store na kinopya mo lang. Hindi pwedeng baksakan lang ng presyo. Diba? At saka yung sari-sari store, hindi lang naman pwedeng ibenta lang yung mga tinatawag na FMCG, yung fast-moving consumer goods, yung mga Toyo, Sukap, Yossi, soft drinks. Hindi lang yun. Alam mo, para maging iba yung sari-sari store mo, pwedeng sari-sari store with calendar. Pwedeng sari-sari store with internet shop. Pwedeng sari-sari store with paupa wifi, 'di ba? Yung parang rent ka ng wifi. Or sari-sari store with refilling, water refilling shop. Sari-sari store store with coin laundry, yung parang self laundry. Sari-sari store with video game. Ang point ko lang, dapat siya maiba, 'di ba?
come up with a novel idea para ikaw nga maka-attract ng mga customer, no? Yan ang pinaka-importante. Number 4. Ang pwede po natin gawin pag nakakita ka na ng kayong pwesto, nakakita na kayo ng concept, okay na, pinag-aralan niyo na, find a great store name o pangalan. Ang pangalan pa rin ang magdadala. Oo, like for example, yung first name plus sari-sari store name. Ah. Mamaya, bibigay tayo ng mga pangalan, ha? Yung mga unique na pangalan. Kailangan yung pangalan mo unique, relevant, easy to remember. Ulitin ko, unique, relevant, easy to remember. Ano yung mga popular name ng mga sari-sari store? Sige, isa-isain natin. Ano-ano po ang mga funny names ng mga business establishment that will catch your attention? Number one, ito. Hair Force One, barbershop, ha? Hair Force. Hindi Air Force. Ito, isa pang barbershop. Harry Cutter. Ah, the barbershop. Ito. Ito naman, talagang ibang klase. Sa ano, palengke? McDollaby. Ah, barbecue, ihaw. Oh, ito. Pinoy, big bottle. Ah, pangbenta ng soft drinks. Ito naman, nagbebenta ng manok. Ini Rogers. At ito, si Mang Inasar. Ah, maasar ka sa sarap. Nakakaasar talaga. Ito. Ito naman nagtatato. Tanging henna tato. Sa Puerto Galliera to. Ito naman. Ito. Ito yung mga, ano, yung alam nyo ba yung mga malabanan? Sip-sip, ebak, esgera, excavator. Nako na, ayoko dyan. And then, ito. No problem store. Ito pa, isang karinderya. Cooking ng ina mo rin. Ito, una, cooking ng ina mo. Yung pangalawa, cooking ng ina mo rin. Karinderya. Grabe naman, no? Kaya nga, alam mo, creative talaga dapat para makakatch ka na at pag-usapan ka. Let's go to number 5. Number 5 tip ko, pag may pangalan ka na. Sige, bago tayo pumunta sa number 5. Shout out lang tayo kay My Food Diaries. Maraming salamat from Bohol, kay Elizabeth de Ramos. At the same time, kay Mark Anthony Mape. Thank you very much from Marikina. So, right now, may pangalan ka na, may concept ka na, everything, okay na, may pwesto ka na. Ito na, next. Find legitimate suppliers. Alam mo, as a sari-sari store owner, you have to make sure yung stock mo ay hindi maubusan. At syempre naman, kailangan mababa ang presyo para maibenta mo na mas mabilis. Syempre, one of the most efficient way to go about is entering to a supply contract. When you say supply contract po, kakausapin mo yung mga stores na mismo or wholesaler na pwede magbigay sa'yo ng mas malaking discount. At the same time, may mga tinatawag na mga free-free, mga freebies. Like for example, sa soft drinks. Alam mo, meron po yung tinatawag na buy 10 plus 1 or buy 7 plus 1. Mga deals na ganun. And then, ang kagandahan pa, pag nakipag-usap ka sa suppliers, alam mo, may mga iba consignment. When say consignment, hindi mo kailangan bayaran hanggat di mo nabibenta. Or if naman, they give terms of 15 to 30 days. So, make sure lang po, na number 1, hindi kayo maubusan ng stock. Number 2, talaga yung supplier nyo talaga ay pwede kayong tulungan at pwede rin kayong kumuha ng mga tinatawag na marketing support fund sa mga tinatawag nating mga suppliers. Like yung karatula, free, tarpaulin, free. Like for example, or yung mga Refmo, especially kung nagbebenta ka ng mga frozen goods or ice cream, pwede ka makakuha ng free. So, in other words, marami po kayong mga freebies na makakuha from your mga suppliers at mga distributors. So, these are the 5 tips, first 5 tips po. At marami pa po tayong pag-uusapan. Oo, yung 6, 7, 8, 9, and 10 pa na dapat yung gawin para palaguin yung mga sari-sari store. Pero please tune in for part 2. Don't miss yung part 2. Chinky, hindi lamang milyonaryo ka pagdating sa pera, magiging 1 million na pala ang YouTube mo. So congratulations. Ang hirap makaabot ng 1 million views, so you're there and I'm so happy for you. And so, you have been devoting your entire life to educating the Filipino about money and that is what you should continue to do. 1 million subscribers, 1 million views, so guess who can ever do that? So, congratulations, and I'm so proud and happy for you. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always, think positive.